Okay, good morning mga ka-backyard. So welcome po dito sa ating munting backyard crayfish. Nandito naman po tayo para magbigay ng panibagong halaman, especially po dun sa mga baguhan pa lamang at nag-i-start pa lang sa ganitong negosyo or hobby. Okay? So for today's video mga ka-backyard, sa pag-uusapan po natin is all about water testing. So mainly po ang tinetest natin is yung ammonia. Alright? Yan po kasi ang number one na killer natin. Nabanggit ko na po yan sa mga previous na vlog ko or sa mga video ko na ginawa na kailangan po natin talaga minomonitor yung water parameter, especially po yung presence ng ammonia sa ating mga tank, sa crayfish man, sa isda, sa clarky, sa ulang, etc. Same po yan. Kailangan ma-monitor natin ng maayos ang ammonia kasi yun po ang number one na killer sa ating mga alaga. So, dito po mga kabakyard, meron ako ditong tester or water tester. Ito po ay available online, Shopee, Lazada, TikTok, etc. Kung saan man po prepared nyo ng mga online shop or platform. Right? So, ito po ang binili ko mga kabakyard. So, hindi ko po to advisable na bumili kayo ng ganitong set. Ayan. Kasi medyo may kamahalan to, mahigit 1,000 po to. As a beginner po, hindi ito advisable. Again, sa mga beginner, hindi po ito advisable. So, pwede po kayong bumili, may mas maliliit po nito. Ayan, tingnan natin yung loob. So, sa mga beginner, para makamura-mura po kayo, may nabibili na yung ganito lang po yung laman, dalawa lang. Ito lang po na ammonia tester lang. Mas mura po yun, mga kabakyard. So, kasi ito lang naman ang main na habol natin, pwede kayong bumili. Pero kung kayo po ay nagtatarget ng malakihang operation or marami na po yung tank na available sa inyo, mas marami na din po dapat ang minomonitor nyo. Kasi po ito is 8-in-1 na po ito, mga kabakyard. So, may ammonia tester na nalaman to. May high range pH, ayan, high range pH test solution, may pH lang, yung normal pH, so magkaiba po yun. And mayroon po tayong nitrite, ayan, nitrite, nitrate tester. So ito pong nitrate, sa mga hindi nakakaalam mga kabakyard, pag may presence po ng good bacteria or yung mga probiotics na tinatawag, pinakasimpleng tawag, pero basta good bacteria or yung beneficial bacteria sa mga tank natin, yung kinakain po nila yung ammonia. Sila po yung nakakatulong sa atin na kumain ng ammonia. Ang problema, mayroon din po silang dumi. So yung pag after nila makain yung mga ammonia or yung mga bad bacteria doon, pag nagdumi na po sila sa tangke natin, nitrate po ang pinoproduce nila. Hindi ito ganun kabilis mag-spike sa isang tank, mga kabakyard. It takes time din para mag-spike yung nitrate. Okay? So, mayroon din pong isa yung nitrite. Yan. Ito po ay same lang din po ang paliwanag doon. Kaya lang, ibang klaseng bacteria naman, good bacteria naman ang nagpo-produce ng nitrite. Okay? So, same po to pag tumaas na sa ang level nito sa ating mga tank is lahat ay deadly po or danger po sa ating mga alaga. Pero again, naulit ko, hindi po ganun kabilis mag-spike ang nitrate at saka nitrite sa ating mga tank. So, mangyayari po to kung ang tank nyo ay malakihan na or yung maramihan na po talaga at matagal na kayo magpalit ng tubig. Ayan mga kabakyard, ang ingay ng manok natin. Pasensya na po at may mga manok tayo dito, so naririnig sa ating video. Hindi natin kayang patahimikin. Ayan, balik po tayo doon. Again, hindi ko po advisable na bumili kayo as a beginner. Kung beginner pa lang po kayo, huwag niya munang bibilihin yung ganito na set or yung ganito karami.
Okay? So, ito po ay para sa mga mas malalaki na yung mga tangke or mas mararami na po yung alaga. Kung kayo po ay beginner pa lang, konti pa lang namang alaga, mas mabuting yung ammonia tester lang muna po ang bilhin nyo. Okay? So, ayan. Ang brand po natin is, ayan, API Freshwater Master Kit. Okay? Pwede nyo po yan i-check sa Lazada. So, Lazada, Shopee, etc. So, ipapakita po natin kung paano natin to ginagamit. Okay? So, ayan. Naririnig yung singhot ko, mga kabakyard. Medyo naisipon po kasi tayo. Okay? So, mag-test po tayo ngayon. May mga instruction to, mga kabakyard. So, madali nyo itong masusundan para hindi kayo malito. Babasahin nyo lang. So, may libre na po. Kung ito po kasi ang bibilhin nyo, mga kabakyard, ayan, may kasama na po siyang mga test tube. Okay? So, paano ba natin ito itatayo na hindi? Ayan. Ayan. So, mag-sample tayo dito ng ammonia, siguro ammonia pH, tsaka napamaganda. Nitrate na lang siguro or nitrite. Okay? Ayan. So, ayun. So, dito mga kabakyard, meron akong hinanda dito na ito po ay tubig galing sa main tank ko or dun sa breeder tank. Kung mapapansin nyo, medyo iba na po talaga kulay niyan. Kasi stuck na po yan. Kumbaga, nandun na yan talaga matagal na. Okay? So, ang paggamit po nito mga kabakyard, itong mga test tube na to is lalagyan natin ng tigpa 5 ml. Mayroon po yan marker. Nakikita nyo naman po yung guhit na yan. Ayan, yung kulay puti na yan. Yan po yung 5 ml natin. Ayan o. Oh. Ayan. Lapit natin. Ayan mga kabakyard, may guhit po yan, so 5 ml yan. Yan po yung pinaka-advice ng maker nito para makakuha tayo ng accurate na resulta. So ayan, lalagyan lang natin to tigpa 5 ml. Okay? So dito mga kabakyard, so dito tayo maglagay ng ammonia sa gilid. And then dun yung pH na normal and dito yung nitrite. Alright? So, ito mga kabakyard, mayroon po ito ditong nakalagay na instruction. So, walong patak po nitong solution 1 and walong patak naman itong solution 2. So, papatak lang po natin yan. Bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, and next is the solution 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, so next natin is si normal pH. Ayan. Normal pH. So, sabi naman dito mga kabakyard is tatlong. Malinaw pa ba? Malabo tayo, malabo. Ayan, sabi dito is tatlong patak. So, normal pH natin, tatlong patak, 1, 2, 3. And then next natin is si nitrite. Ayan. According naman dito kay nitrite is limang patak naman. So, limang patak. 1, 2, 3, 4, 5. Lagay na natin, sayang. So, ayan na. Nalagay na natin, tatakpan natin yan. Oop, ya. After natin yan matakpan, mga kabakyard, shake lang po natin. Yan. Ganyan lang po gagawin natin para maghalo po yung solution natin sa tubig ng maayos. At iiwan natin to ng at least
mga 2 to 3 minutes or up to 5 minutes, okay? So iwan muna natin yan mga kabakyard, then babalikan ko kayo maya-maya, okay? Okay mga kabakyard, so exactly 5 minutes po ang pinalipas ko to make sure po na maayos yung resultang makukuha natin, okay? So check na po natin, usog muna natin to para medyo maluwag tayo. So ayan, paano na natin malalaman mga kabakyard kung kumusta yung resulta natin dito po sa nabili nating tester na may lamang instruction sa loob. So sa likod po niyan may table. Ayan. May table po 'yan at diyan po tayo magkukumpara kung kumusta at ilan ang mga nakukuha nating test sample sa tubig natin. So start po tayo dito sa pH ano nga ba 'to? Ammonia, okay? Ammonia mga kabakyard ang una nating testingin. So dito tayo titingin. Ayan po, mayroong ammonia dito level. So ayan, nasaan tayo? Nandito lang po tayo. So 0 ppm pa rin po ang ammonia natin despite na matagal na po yung tubig sa ating tangke. So meaning kung ammonia po ang pag-uusapan, safe na safe pa rin po yung aking breeder tank. So ang medyo mag-alala po kayo pag napunta na kayo dito sa 1 ppm hanggang 2 ppm. Delikado na po yan. So ang pinaka-advice ko dyan pag nandito yung reading nyo is water change agad. Wala pong ibang solusyon dyan kundi mag-water change agad kayo para maalis yung mataas na ammonia level. So ayan, nakita naman nyo, 0 ppm po tayo, yellow, safe pa po tayo dyan. Hanggang pumunta tayo dito ng 0.25, medyo nasa safe zone pa po yan. Wala kang dapat ipag-alala, okay? So next tayo mga kabakyard is yung normal pH. Normal pH, ito. So pH, ayan dito. So nasaan po yung normal pH natin? So more or less nandun sa 7, between 7.2 or nasa 7.6. Ayan, mga ganyan. Okay, so ang pH po natin is okay lang. Medyo mas mataas ng ilang point lang, pero safe pa rin po yan kasi ang ARC po or Australian Red Claw ay between 6 hanggang 8 po ng pH ay okay pa sa kanila. Okay? So medyo bantayan na po to kasi nasa 7.6 na ako, pero wala pa naman po sa 8. Okay? So ang iingatan po natin dito is bumagsak ng todo. Ayan. Kasi pag pumunta ka na po dito sa 6 or dito 6.4 pababa, yan po ay acidic na. So, delikadong-delikado na po yan sa kahit anong alaga natin. Ulang, larky man yan, Australian Red Claw, or isda. So, dapat po wag dito pupunta ang ating pH. Okay? So, next po tayo ay nitrite. Nitrite ba yun? Alright, nitrite. So, nitrite natin is green. Yan. Asan yung nitrite? Ito. So, green. So, meaning between po ito ng ppm, 0 ppm to 0.25 ppm. Nandiyan po yan sa gitna niyan. So, safe pa rin po tayo, mga kabakyard, sa nitrite. Kasi, again, dito rin po to medyo delikado sa 1 ppm above. Okay? So, pag ganyan na po yung reading ng ng nitrite nyo na 1 ppm above na is, again, water change po. Lahat po ng solusyon ng mga matataas na reading dito is water change lamang po. Kasi hindi na po tayo pwede mag-invento pa ng kung ano-anong chemical para pababain pa yung mga reading natin kasi ang apektado po noon yung mga alaga natin. So water change, ang pinaka-safe dyan, bagong tubig, bagong parameter, walang dumi, walang etc. Alright? So ayan mga kabakyard, so tapos na tayo. And hopefully po, mayroon na naman tayong na-share or naitulong na kaalaman sa inyo mga kabakyard. Again, sa magbabash na naman or sa mga magtatanong ng negative dyan, sabihin gastos na naman po yan. Hindi ko po to ina-advise as a beginner.
Ulit-ulitin ko po yan, kung beginner pa lang po kayo, huwag kayong bibili ng ganitong set kasi may kamahalan po to. Mahigit 1,000 po yan, isang set. Pwede po kayong bumili ng mas maliit, yung ammonia lamang po kasi ito po ang pinakamabilis na nag-i-spike sa ating mga aquarium kasi lahat ng mga dumi ng alaga natin, ng Australian Red Claw or yung mga overfeeding na hindi nauubos, ay nauuwi po agad yun sa ammonia. So, as a beginner, pwede kayo bumili. May mas mura po, nasa more or less 250 yata or 300 ganyan. Bumili na lamang po kayo ng isang set pag marami na talaga ang alaga nyo or ilang tank na po ang minomonitor nyo. Okay? So, kasi in the long run po, kakailanganin talaga mamonitor nyo. Not unless kung ang fund nyo po is running or yung continuous lang, yung nanggagaling sa bukal yung tubig, tapos may tapo, itatapon yung kabila. Pero kung stock lang po ang tubig ninyo, is much better talaga in a long run is nagtitest kayo ng iba't ibang mga element sa loob ng tank ninyo. Alright? So hopefully nakatulong uli ako. And again, sa mga bago po dyan, please subscribe na lang ng ating channel and share ng ating mga video. At click na rin po yung notification bell para pag may mga bago tayong video na kaalaman, is lagi po kayong nai-inform. Okay? So thank you, goodbye.